Ote ya? Robe. Gigi. Alright, kamusta, kamusta mga Lodi? And ito na yung pangalawa sa pinakahuling dungeon ng The Shift natin. Ito yung Punisher script. So, as of now, successful naman lahat ng mga updates or yung mga survival runs natin. Meron naman tayo kahit paano. So, maganda yung progression. No, hindi tayo masyado mahirapan. Siguro kung meron man, transition agad to speedrunning. No? Pero eventually, yung Giants B12, Dragons B12, Necro B12 and yung Steel Fortress is kahit papano meron tayong team, no, to kahit papano to survive, no. Siguro yung susunod na video na ipopost natin is more on progression, no, sana mga less than 2 minutes man lang or less than a minute, kahit 50 seconds, no, para mas mabilis tayo maka-farm. Right, so kaya second to the last kasi meron pa yung Dark TOA tawag ko dun eh. Pabasahin na doon sa dimensional hole, no. So ito na yung Punisher script. So again, first time pa lang natin, B1 pa lang, wala pang nakabukas. And try natin magbasa ng konti, no, sa strategy info. So, Ancient Punisher's skills get enhanced when she acquires... Oh, so babae pala siya. Right? Acquire certain turns from the Punisher's sword or yung passive niya daw. And performs powerful attacks according to her attack speed. Okay, so depende sa speed daw. So, maganda agad ang reduce attack speed dito. Okay, will reduce the damage... Or yung another passive niya daw will reduce the damage received from the enemies according to the attack speed. Okay? So kung mataas daw yung speed niya, tama ba? Ganun pag engineering ko. Pag mataas yung speed niya, mas mababa yung damage. And then, so try using monsters with attack speed decreasing effect. Yun, tama nga. It's important to finish the battle as soon as possible. So the Punisher's sword or passive doesn't get enhanced from the Punisher acquiring certain turns. No? So alam lang, fast run daw. And then, naka-decrease attack speed sana siya lagi. Okay? So, first skill, Dance of Sword. AoE decreases their attack bar 30% with a 30% chance. Cannot be counter-attack. Okay? So, medyo pangit na agad yung revenge na rune. No? Conviction. Attacks the enemy target 7 times to absorb the attack bar 20% each. Uy! Puno agad yun. 20%? Sobra pa. Kung mag-accumulate yun sa susunod pa na full bar niya. 140% yun. Okay, Punisher Sword. Ito yung passive niya. The skill will be enhanced as follows when the Ancient Punisher gains a designated turn. Okay, so kapag naka 5th turn daw siya, tataas yung number of attacks up to 3 times according to attack speed. Pag yung pag 10th turn, no, nag-increase na naman yung attack speed. Pang 20th turn, so pabilis ng pabilis, no, tsaka palakas ng palakas yung damage. Yung passive na isa. Reverser. The damage received will be decreased up to 70% according to the attack speed. In addition, the attack power of all allies will be increased by up to 50% according to each of their attack speed when they are attacked. And the boss gains a turn instantly when the boss gets the attack bar or attack decreasing effect. Attack bar. Okay. So, pangit agad ang Loren. Pangit ang Loren. Fran. Oops. Okay. Purification device. Attack all enemies to weaken their attack power. Removes all harmful effect. Okay, so may cleanser siya, tsaka may attack power reduction. And then, sunod, increase the attack power of another ally with the lowest HP status by 50%. Increase the attack speed. Okay. Okay, so pure speed. No? Okay. So, kung lagi siyang magkaka-turn or malaki yung chance na magkaka-turn siya, malakas ang dots dito or ang continuous damage. Pero again, yung pinaka-note nila dun, dapat sana daw lagi siyang may decrease attack speed. Okay. Ito na yung unang-una kong naisip agad. No? Ay, may ano na pala siya. Meron na siya. Meron na akong nakuha. No? So, speed proportional to lost HP. Yan yung pinaka-kinuha ko. So, itong pangatlo, medyo walang kwenta yan. Pero, parang pwede na rin. No? Okay. And then,
May continuous damage dito eh. Ito na lang. Kahit pa 1 dot lang. Okay? Check natin. Kasi yun lang yung napansin ko na ano. Slow at saka... Uy. Wow. Slow at saka continuous damage. Mostly. Lagyan na natin na. Okay. No. Ooh, pati pore. Kala mo super lakas. Kala mo nasabitin na eh. Pati pore, hindi pinatawad ni Lagmaro. Alright, base 6. Pwede na kagad kay Yin yun. Mutik na, replay yung pinindot ko, basic. Kala ko, ano na naman, artifact na naman. Actually, yung Rao ko naka-ano pala yan. Violent Revenge. Lugi agad. Mali agad yung root. Pero yun na kasi talaga yung root niya. Before pa. Oh, 1 niya. Yeah. Lumapag na ng 1 minute agad. Support. May natatapasahin yan. B9. Mali naman ng isang skill turning nito niya. Dapat dyan na tinira yung lightning strike eh. Uy, makati. Sabi niya eh. Dedo. Ako GG, walang taga slow. Mukhang di maganda wahi dito ah. Kaya nyo pa ba yan? Wala slow. Wala ang continuous damage. Agoy. Wow. Wala pa nagsiraw. Kote.
di gitu pas B9 ba ito? B9 so, sana duwag tayo doon ah. Okay, tignan ba na natin yung ano lineup up natin, mukhang mali ito. Slow, try lang. Dapat medyo palag-palag tayo doon sa boss kasi kailangan malagyan ng slow yun eh. Slow? Naku. Naku. Hindi yun at slow pa rin. Need slow, girl. Naku. Ayun, nag-cleanse siya kanina. Nice. Kaya lang nagki-cleanse eh, no? Patayin ko kaya yung nasa kaliwa. Pili ko kaya yun eh, ng ano. Kaya na yun ng... Ayun, namatay pala. Try ko lang, isa 10. Try ko sa 10 ng... Patayin ko yung kaliwa. Malaki yung tulong ng kaliwa eh. Sige, ganyan na ulit. Left, no? Left. Here we go. Break that. Walang break tip. Nako. Nako. Namatay nung walang break tip. Ayan, naslow agad. Ayos. Ayan. Para walang problema pag nalagyan na ng debuff. Uy, saan napunta yun? Ano yung natanggal? Oh, sobrang bilis nila, nakaka-2-turn sa kagad. Kati naman yun. Nice. Pero parang tama nga. Tama nga na dapat katayin yung gilid. Kailang minutes yan. Uy, pwede na! Pwede na, guys! Hindi na masama yan. Isa pa, isa pa. Partida, ano pa yun? First try. Hindi na masama yun. Tapos hindi ko pa ina-upgrade yung mga runes ni Yen tsaka ni Raok or ni Lagmaron para dyan sa ano. Ay, si Be, yung Bavere, dahil ko pala naka-revenge din to. Lugi-lugi pala ako. Pwede na yun. Ito rin kaya, patayin ko na lang kaya yung gale. Hindi, okay lang. Nice. Ayan, magandang third skill. Sa ano? First tsaka third wave. Sulit yung damage.
Saka yung kanina hindi nag-break dip kasi. Dapat nag-break dip agad yun eh. Break dip mo. Yan. Kaya agad yan. Sinapak ni Lagmaron yan. Ng second skill. Aba. Baka pa bops. Yan. Bop. Eh, wala nang break dip. Uy. Yan na. Slow na lang yan. Yan. Nice na yan. Buti na lang yung yen ko dito naka ano. Naka violet. Hindi ko lang kung violet revenge ba ito. Hello, katoy. Katoy. Paruguy. Pata consistent tong ganito ah. Wala tayong slow. Titira na titira yan. Ate eh. Robe. GG. Parang kailangan natin ng ano. Parang kailangan natin ng tank. Alright guys, so ito na. Alam kong weirdo yung nakikita ninyong lineup, pero nag-try na akong mag-trial and error kanina. And habang irarun natin to, i-explain ko kung bakit ito yung nabuo kong lineup. And kung bakit merong kakaibang monster just again. Okay, at baka akalain ninyo na parang pinalevel ko siya kaagad. Okay, so syempre mauna na tayo sa pinaka intriguing na monster, which is si Devinodon. Siya ay isang Dark Lizardman or Lizardman. And bakit ko siya pinalevel or bakit siya naka-level 40 or 6 star? No? Actually, nung mga medyo newbie mode pa ako, nung medyo hirap ako sa TOA, at wala pang Fran Lore ng mga panahon na yun. So, naisip ko na buuin siya kasi nga meron siyang AoE second skill. 2 hits yung first skill niya. May break def at saka dots. No? So, dati despair ang buo ko sa kanya. And malaki na itutulong niya. No? Yung third skill niya is yung passive na pwede siyang mag-counter attack. May built-in siya na revenge, 15% pa. At saka lahat ng or 30% ng tatama sa kanya is glancing hit. Okay, so parang mayroon siyang built-in na glancing hit. Okay, so yun nga, no, sa TOA ko siya, kaya mayroon pa siya. Pero nung dumating na nga yung mga, or lumakas na rin yung mga monster ko, dumating na sila Lorin, dumating na sila Poseidon, yun, medyo naging storage warrior siya, no? Until today, nagamit ko ulit siya, no? So dito, ang roleplay ni Devinodon is syempre magbigay ng break def at saka dots, no? And tankihin yung damage, no? Boss, no? Kasi nabibait dahil light monster ito, nabibait siya sa dark. So mostly yung singular target skill niya napupunta lahat dito sa dark na lizard man. Okay, and nasasalba niya yung kung nakita niyo yung kanina. Ang una na mamatay doon sa lineup natin is si Yen, no? Which is malambot talaga yung build ko sa Yen. And yun nga, wala nga kasing taga tank nung damage. So yun yung papel ni Devinodon. And then of course, yung isa pang medyo weirdo dito, parang or medyo kakaiba si Chasun. No, actually medyo mahina yung rune quality ng mga monster ko dito. So yung Kulin kanina medyo hindi kinakaya, no, kasi isa lang yung heal eh. So mukhang kailangan ko ng another set or another skill of heal, which is yung Fallen Blossom nga. No? And syempre, magkakaroon ulit ng another turn. And malaki rin yung tulong nung glancing hit na debuff na binibigay ng wow, mystical scroll, ng first skill nga ni Chasun. Pero hindi pa full skill yung first skill niyan. Parang kulang pa ako ng isang harmful effect increase. No? Yun. And then, sunod si Rao. No? So syempre yung team up tsaka yung break def niya na first skill is napaka-importante kasi once na makuha niya for example si Devinodon and si Yen, no, so almost may slow na, may break def pa, meron pang ano, meron pang continuous damage, di ba? Either naman doon si Verdihyle or si Chasun, di ba? Okay pa din, no? So kahit sino ma-team up niya actually pwede talaga. So, yun, medyo natuhan din ako dahil hindi ko akalain na makikita ko siya sa master storage ko and napansin ko na mukhang
magagamit ko siya. So, kinry ko, sinuotan ko siya ng runes, napagastos ako ng mga ilang milyong zeni, Ragnarok lang, mana stone, no? And then, ginawa ko siya ng rune, violent, broken ang ginawa ko sa kanya. Hindi masyadong speedy, pero tanky, no? Kasi nga, ang magiging role niya kasi is tumanky ng damage. No, kaya tinaasan ko yung HP tsaka defense niya. So, defense type monster siya. Hindi ko na siya masyado nilagyan ng crit damage. Crit rate medyo okay lang para lalong pumasok yung break death at saka yung continuous damage. No? So, syempre si Vertihyle, pang RTA ko na Vertihyle. Wala ako na medyo, ito na yung pinaka-tanky ko. Yun, ganun na lang na Vertihyle. And naka-violent revenge siya. So yung revenge hindi ata gumagana katulad niya na nabasa natin kanina. And then si Raok is naka-violent revenge din. So possible na hindi na gumagana yun. Okay, so kanina pa ako nag-run dito. Siguro mga nakalampas 30 times na akong nag-run. Nakuha ko na nga yung reward do sa isang event. So ang advice ko, no, ang pinaka-importante talaga is meron kayong tank muna. Ayun. So any dark monster, hindi ko na try pa yung Veromoth. Pero feeling ko yung Joltan okay. Kasi may ano din siya, may break tip din siya tsaka continuous damage. Yun. So Nod, kailangan nyo ng medyo reliable na decrease attack speed debuff. Kasi kanina si Yen, nung tinignan ko yung accuracy niya, ang baba 14% lang. Yung build ni Yen, gusto ko pang i-improve, no? Parang gusto ko pang taasan ng konti yung accuracy niya to 50% o kaya 60, no? Kasi talagang in requirement dito yung slow debuff, no? kailangan talaga yun. Tapos yung mga mahanap kong artifact, syempre uunahin kong suotan is yung mga farmer ko or yung mga tagahanap ko ng artifact in runes, as in first in line sila syempre, kasi sila yung unang magpa-farm para sa buong account ko, pati yung sa PvP ganyan sila rin magpa-farm. Yung mga PvP ko, ano lang yun, syempre uupo lang yung mag-aantay ng magandang rune, ganun. Pag okay na, tsaka lang lalapat. Ano kasi gagawin na. Okay, so dito sa run natin, parang 2 minutes ata, no? Or 2 minutes ng run. So medyo mabagal pa, pero okay lang. So, again, ang ginagawa ng team is binabasag niya muna yung left side. No? Kasi nga medyo... medyo hindi pa ganun kaganda yung runes ko. Hindi pang late game na runes to eh. Mediocre lang. Mangilan-ngilan. Meron mangilan-ngilan. Pero hindi. Hindi pa. Wala nga man lang naka 20 plus na speed dyan ngayon. Ay, meron ata si Vertihyle. May isa ata. Right. So after nito isang run pa. Plus na. Tingnan lang natin kung talagang consistent to. Para magkaroon din kayo ng konting idea. Kasi parang hula ko, ako lang ang may ganitong Dark Lizard Man. Alright. Kakaiba talaga ako. Yan. Basta na slow, medyo wala na kayong problema dyan. Basta hindi nawawala yan. Ah, mawawala yung slow kapag yan, may buff siya na increase. Tapos magtuturn siya. Yan, matatanggal niya yan. Hindi niya natanggal dahil may cleanser. Natanggal niya dahil nagtuturn siya. Kaya siguraduhin natin sana na yung taga-slow natin is mataas yung accuracy la, katulad niyan, para talagang lagi siyang may slow debuff. Yan, nag-average lang ako sa ganyan. Yun yung pinakamabilis ko yung 149. So pa. Kulit ng Divino doon, no? Ang ano pa, ang iksipan niya, ang iksi niya maglakad. Kaya, pag lumipat ng next stage, parang ang dami niyang ano, ang dami niyang hakbang. Tingnan niyo, palaro niya kapag lumipat ng next stage. Kakakataw. Ginagano siya. Parang nagmamadali. Oh, panis. Sino ang nagagawa sa inyo ng Lizard Man? Kakaiba. Divino doon. Mababa yung chance ng ano niya, ng continuous damage niya sa first kill.
Ang taas na accuracy niyan. Ito to, 90% ata. Pero hindi pa ganun ka-sure. Parang mas sure pa yung sa homunculus. Mas marami pang dots yung kayang ibigay mo. Tsaka ni Melia. Sure bulo kay Melia eh. Feel ko yung Melia malakas din dito. Wala lang ako eh. Wala akong Melia. Kasi may slow parehas yun. May slow yung second skill nung. May dots pa. Ito yung Tori, kailangan mapatay lang yan, mabreak dip, tapos mapatay agad. Yan, okay yan. Yun, ganda naman no. Yung mga ganun, medyo pwedeng tapos agad yan. Yun, mabreak dip pa. Slow pa rin. Nako. Patay. Dying turn yan. Bilis yung bilis ang attack bar niya. Okay din naman kung laging lumalapag yung mga dots niya, okay lang din naman. Pero pag di lumalapag, ayan, masakit. Nice. Ayun lang ano, kaya may chasun. Ayan. Right. So, guys, yun, sana na-enjoy ninyo yung bagong master, bagong master na pinauso. No, Divino Dawn, Dark na Lizard Man, Broken Violent nga yung gawa ko dyan. Basta talaga, gusto ko na walang tiwala sa monster. Pwede na yan, pasok yan. Pasok yung skill niya lahat eh. Sana nga isa siya sa mga maano, second awakening. Pag siya na second awakening, tama. Lakas nun, lalakas pa siya. Gawin nila ano. 100% chance na maano. Ay, hindi, lagyan nila yung passive pag nahawakan mo siya may continuous damage ka. Tsaka slow. Ginawang iba sa Punisher clip. Alam na yun, pagka ganun. Nice. Slow na lang. Hindi ko pa nilagyan. Binanata mo na ng dalawang beses. Hindi ko pa nilagyan ng glancing. Good. Nice. Ayan. Nice. 15% pa agad yan. Nice slow. We need more dots. Nice. Kunti lang. Kunti. Yun, mas marami. Mas marami kayo yun. Mga kailangan ko ng maraming ano. Maraming violent runes talaga. Nice. Guys, see you in the next video, guys. Dark TOA. Ano ba yan? Tawag ko dyan. Dark TOA. Anong dark alungutan ko, tignan ko nga dark TOA, halatang di pa pumupunta ng dark TOA. Ano ba nga nito? Dimension Predator, yun. Predator pala, TNC. Alright. Alright guys, see you in the next video. Hope you enjoy, Divino Dawn.